is Yuji and welcome to my channel, Yuji Moto. Today, almost 6 p.m. kailangan natin lumabas kasi meron nag-message sa atin kagabi. Nangihingi ng tulong para dun sa dalawa niyang baby. So, nasunugan daw sila noong March last month, tapos sinabutan sila ng lockdown, so walang-wala daw sila. And nangihingi kahit gatas or diaper ng dalawang bata. Kaya ayun, lalabas tayo ngayon, tapos ibibigay natin dun sa asawa yung nag-message sa atin yung relief. So nag-message siya sa atin kagabi around 10 p.m. Ito yung message sa atin, meron siyang konting kailangan. So kailangan daw niya ng good p.m. sir, ma'am, isa po kami sa nasunugan sa El Dorado dulo. Last March 12, nais ko po sanang humingi ng tulong kahit gatas diaper lang po ng dalawang anak ko. Isang 4 months at isang 1 year and 7 months na baby. So, wala po kasi kami yung pinagkakakitaan ngayon, sir, ma'am. Sana po matulungan nyo kami. Sa Eid na po ko talaga kami. Wala na po madede ang mga anak ko. Maraming salamat po. So, yun. Ito yung dadala natin ng relief today. Kaya kailangan natin lumabas ng bahay. Okay, dun sa dalawang request ni ate, ito yung dalawang gatas para dun sa dalawang anak niya na maliit. Siyempre, kasama na rin yung diaper. Tapos, dinagdagan na rin namin ng konting bigas. At saka, konting bigas at saka ng maiinom. Ayun, sinamahan na rin namin ng isang kahon na hopya, ube, para meron silang merienda. So, magkikita kami today ng asawa ni ate sa Petron, dito sa May Doña Soledad. Iaabot ko sa kanya itong konting tulong, konting relief. Kaya kailangan natin lumabas. Okay, samahan niyo ako guys. Okay guys, so yun, alis na tayo. Punta na tayo dun sa meetup natin. So, ito yung ibibigay natin. Buti na lang meron akong ganitong net. Pwede natin ikarga. Guys, so yun, nagulat nga ako. Ginagawa mo? Nag-message sa atin si ate kagabi. Hindi ko naman siya friend sa Facebook. So, well, baka ano talaga, sobrang pangangailangan na lang. Kaya dito naman sa amin, sa lugar namin, para hindi ka lumabas. Merong mga ibang kapitbahay natin nag-o-offer ng service na pabili o kaya pasabay. So, nag-message na rin ako kagabi, kagad. So, yun, meron naman nag-reply na willing bumili ng mga gatas na para doon sa mga anak ni ate girl. So, nakakatuwa na nakakatulong tayo sa kahit anong maliit na tulong, maliit na paraan. Pantawid gutom. Malapit lang naman yung pinili ko na meetup. Dito lang naman yung sa gas station. Malapit din sa amin para mabilis lang yung ano, yung abutan. Hindi na rin ako gabihin kasi may curfew dito sa amin. So, baka mamaya kasi wala na rin dededehin yung mga bata. At least mayroon silang magamit ngayong gabi. Ito yung ano, yung meet up sa Petron.
Dito natin imi-meet si Kuya Peter. Hindi ko lang alam kung ito yung si Kuya Peter, yung nakamotor. So, sabi ko dito sa Petron, malapit sa streets. So, hintayin natin dito. Ayan, lumalapit na si Kuya. Kuya Peter? Saan nga yung bibigyan natin? Saan ka pa galing? Ah, munok. Ah, okay. Premature. Ano ba trabaho mo dati? Sa? A laundry attendant. Ah, bakit? Ah, hindi ka nakakapasok. Kaya tinanggal ka. Ah, okay. Sige. So, ito yung ano, may gatas dyan. Tapos sinamahan ko na ng konting bigas. No, para meron kayong magamit. Sige, sige. Pakisabi na lang sa asawa mo, ha? Okay, ingat. So, yun guys. Natanggal daw siya sa... Natanggal daw siya sa trabaho. Laundry clerk yung trabaho niya dati. So, dahil siya yung nagbabantay sa asawa niya, natanggal siya sa trabaho. Tapos nagkaroon pa ng lockdown, so siguro hindi siya makaharap ulit ng bagong trabaho. Pero bata pa si Kuya, tapos premature daw yung anak. So, yun, nabigyan na natin, mission accomplished tayo today. Sana may iba pang tumulong sa kanila kasi medyo matatagalan pa itong quarantine natin. Una ako! Lang, ganun lang kabilis. Abutan lang, hindi na ako nagtanggal ng helmet. So, balik na tayo ulit sa bahay. Ganitong panahon talaga, lahat apektado. Medyo may trabaho ka man, kumikita ka ng malaki o maliit, apektado din eh. Lalo na sila, yung mga clerk sa mga laundry shop. Talaga yan, pag nagsara, wala talaga yan, walang trabaho talaga. Lalo na yung sa kanya, natanggal pa siya sa trabaho. Good thing na lang na meron tayong konting naipon para pangbili ng gulong. Gulong ni Baymax, so yun yung nagamit natin. Nakakatulong tayo. So yung gulong naman ni Baymax, ano pa naman yan, pwede naman palitan niya pagdating ng iba pang pagkakataon. Pero yung mga taong nagugutom na gano'n, lalo na bata, hirap. Hirap sa magulang na makikita mo umiiyak yung anak mo tapos di mo alam kung paano mo bibigyan ng gatas o padedidehin. So that's our content for the day. Thank you guys. Keep safe. All riders, let's ride soon. God bless.